Magandang gabi po at salamat sa Panginoon sa gabing ito at tayo po ay mag-aaral ngayon ng salita ng ating Panginoon. Sa ating pong pinagdaraanan ngayong crisis na ito ay maaaring naisip natin kailan kaya ito matatapos at ating iniisip mag-i-extend pa ba itong quarantine, ano kaya ang mangyayari sa amin, or maaaring iniisip natin tumataas pa ba ang bilang ng mga positibo sa COVID-19 at marami pa tayong mga tanong na what if. Minsan naisip natin kung kaya ba nating mabago ang bukas. Isa sa mga mahirap isipin sa buhay natin ay kapag nawala na yung ating control sa sitwasyon, lalo na maging sa ating mga buhay. At maraming tao ang tiyak na nai-stress. Sino ba ang may gusto na mawalan ng trabaho? O malugi ang mga negosyo? O maaring ang masaklap na mangyari ay may magpaalam sa buhay? Maraming mga tanong na maaring pangamba ang dulot sa atin. Although we want to be in control, but the thing is, we cannot. The only sure thing about tomorrow is this: it's unpredictable. Wala tayong katiyakan. Bagamat alam natin kung sino ang may hawak ng bukas, doon tayo nagkakaroon ng katiyakan. Pero maganda ang paalaala ni Apostol Pablo sa 2 Corinto chapter 5, verse 7 to 10. Ang sabi niya po doon, namumuhay ako ng ayon sa pananalig sa Diyos, hindi sa mga bagay na nakikita. Malakas nga ang aking loob na iwan ang katawang ito na aking tinatahanan upang manirahan sa piling ng Panginoon. Kaya naman, ang pinakananais ko ay maging kalugod-lugod sa Kanya, sa tahanang ito o doon man sa langit. Sapagkat bawat isa ay haharap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kaukulang ganti sa Kanyang mga ginawa. Mabuti man o masama, nang siya'y nabubuhay pa sa daydig na ito. Napakahalaga na makita natin dito yung mga magagandang puntos na sinabi ni Apostol Pablo. Una, ang sabi niya sa verse 7, namumuhay siya ayon sa pananalig sa Diyos, hindi sa mga bagay na nakikita. Nangangahulugan lamang na kung tayo ay magbabatay sa mga bagay lang na nakikita ng ating mata sa kasulukuyang krisis na pinagdaraanan, maaari tayong panghinaan ng loob. Subalit na sabi niya, namumuhay ako ayon sa pananalig. Nagkakaroon din siya doon sa verse 8 na malakas ang aking loob na iwan ng katawang ito. Hindi naman yung sinasabing na parang maging suicidal na hanapin natin yung kamatayan. Ang sinasabi lang niya, kung sakali man dumating ito, ay malakas ang kanyang loob na harapin ang kamatayan. Nandoon yung kanyang kasabihan na sinasabi niyang manirahan sa piling ng Panginoon. Napakahalaga ng talatang 9 na gusto nating bigyan din ito. Kaya naman, ang sabi niya, ang pinakananais ko ay maging kalugod-lugod sa Kanya. Yun siguro ang maganda nating pag-isipan sa panahon na ito. Na sinasabi niya, ang pinakananais ko ay maging kalugod-lugod sa Kanya. So parang ito yata ang isa sa pinakamahirap na magawa ngayong panahon ng krisis, ano? Sapagkat madali tayong matuksong magreklamo, madali tayong matuksong mag-isip ng mga bagay na negatibo. Subalit maaaring mapabayaan natin ang ugnayan natin sa Panginoon na maalala natin meron Diyos na nakatunghay sa atin. At sinabi po doon sa huling talata, sapagkat ang bawat isa ay haharap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kaukulang ganti sa kanyang mga ginawa, mabuti man o masama, nang siya'y nabubuhay pa sa daydig na ito. Ngayon naman po ay dumako tayo sa isa pang talata at ito'y makikita natin sa Awit chapter 27 verse 1 hanggang 14. Ito po ay sinulat ni Haring David. Ang sabi po doon sa verse 1 ng chapter 27, "The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid? When the wicked advance against me to devour me, it is my enemies and my foes who will stumble and fall. Though an army besiege me, my heart will not fear. Though war break out against me, even then I will be confident. One thing I ask from the Lord, this only do I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze onto the beauty of the Lord and to seek Him in His temple. For in the day of trouble, He will keep me safe in His dwelling. He will hide me in the shelter of His tabernacle and set me high upon a rock. Then my head will be exalted above the enemies who surround me. At His tabernacle, I will sacrifice with shouts of joy. I will sing and make music to the Lord. Hear my voice when I call, Lord. Be merciful to me and answer me.
My heart says of you, seek his face. Your face, Lord, I will seek. Do not hide your face from me. Do not turn your servant away in anger. You have been my helper. Do not reject me or forsake me, God, my Savior. Verse 10. Though my father and mother forsake me, the Lord will receive me. Teach me your way, Lord. Lead me in a straight path because of my oppressors. Do not turn me over to the desires of my foes. For false witnesses rise up against me, spouting malicious accusations. I remain confident of this. I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Wait for the Lord. Be strong and take heart and wait for the Lord. Napakaganda po ng buong chapter na ito actually, na marami tayo makikita na mga puntos upang harapin natin ang bukas. Nakakatakot sa panahon natin ngayon dahil hindi natin nakikita ang kalaban natin. Virus ito na humahawa sa kapwa natin na hindi natin napapansin. Nadaragdag pa sa mga takot ngayon na nakikita natin sa mga social media, idagdag mo pa yung maaring sineshare ng mga fake news o kaya yung mga hindi namang kumpirmado tapos naipapakalat, no? Nakakatakot din dahil walang pinipili ang sakit na ito, even yung mga doctors nga ay tinatamaan at meron mga ilan ay pumanaw man. Ngayon natin pag-aralan at iuugnay natin sa mga kasalukoy na nangyayari sa atin. Kadalasan pag may krisis, isa sa mga bagay na dapat meron ang mga tahanan ay yung tinatawag nating survival kit. Nandyan natututo na yung mga tao ngayon na mag-impok, magtabi ng kaunti. Isa sa mga bagay na natututunan natin ngayon tuwing krisis ay ang huwag ubos biyaya. At dapat meron tayong emergency kit na pwede nating kunin anytime na magkaroon ng ganito mga pangangailangan. Subalit, sa pagharap natin sa kinabukasan, hindi nga natin tiyak. Pinamagatan natin itong survival kit in the time of crisis, no? Ano ang mga bagay na dapat nating magandang taglayin para magkaroon tayo ng kapanatagan na harapin ang bukas o yung mga susunod pang araw? Ano mga importanteng meron dapat tayo upang matatag nating maharap ang mga crisis na ito? Ayon dun sa talata, dun sa verse 1, "The Lord is my light and my salvation, whom shall I fear?" Ang tanong nung sumulat. "The Lord is my stronghold of my life, of whom shall I be afraid?" Nakaugnay ang kanyang kumpiyansa, katapangang harapin ang bukas sa ating Panginoon. Binanggit niyang paulit-ulit doon, "The Lord is my light, the Lord is my salvation, the Lord is my stronghold." Kaya ang unang dapat nating taglayin sa survival kit para tayo makapagpatuloy ng matatag ay number one, pagtitiwala sa Diyos. Pagtitiwala sa Diyos. Confidence. It is the sureness or yung assurance. Marahil maganda itanong natin, saan ba tayo nagtitiwala? May mga tao malakas ang loob kasi marami silang pera, supply, budget. May mga tao na malakas din ang loob dahil may posisyon. Minsan doon nanggagaling yung kanilang kapanatagan. Subalit alam natin na lahat ng ito ay pansamantala at maaring anytime pwedeng mawala ito. Sa panahon natin ngayon, hindi lahat ng tao madaling magtiwala. Ika nga, no? Mas madalas nga silang magduda at likas na sa kanila ang ayaw nilang magpadalos-dalos. Maaring ito'y may mga iba-ibang reasons, subalit gusto nating makita saan nanggagaling yung ating pagtitiwala. Ang ating confidence ay nanggagaling, nakaugnay ito palagi sa ating Panginoon. So, confidence. Doubt is the opposite of confidence. So, kapag nagdududa tayo, nawawala nga naman yung ating pagtitiwala. Sa ating buhay ngayon, ay kinakaharap natin ang iba't ibang mga takot sa ating buhay. We face everyday struggles. Undoubtedly, one of the greatest na kalaban natin ngayon is paano natin ma-overcome itong takot natin sa mga susunod na araw. Alam niyo po, kapag ang tao ay kinakabahan o natatakot, no, minsan hindi siya nakakapag-desisyon ng maayos. Parang sa basketball, minsan kapag kinabahan ka, mahirap nang makashoot. Confidence, not in ourselves, not in our abilities or in our riches, but confidence in God. That's why ang tanong ni David, why should I be afraid? Kung ang Diyos ang aking liwanag, kung ang Diyos ang aking tagapagtanggol, bakit nga naman ako matatakot? So magaganda yung mga salitang binanggit dito, no? Merong light, the Lord is my light, the Lord is my salvation, and the Lord is my stronghold. Pag sinabi nating light,
panlaban doon sa kadiliman. Di ba, kapag madilim ang isang daanan, para kinakabahan ka, di ba, wala kung anong mangyari. Subalit, nagbibigay sa iyo ng kapanatagan at tapang. Nalakaran yon kapag merong hang liwanag. Maaring may dala kang flashlight o kaya naman ay merong street light. At sinabi doon sa talata, "The Lord is my salvation." Tinutukoy nito yung deliverance against the enemies. Pangatlo, yung stronghold o yung muog. Ito yung kanilang shelter. Doon nakakaramdam sila ng pagiging safe kapag sila ay nakapasok na doon sa muog. Gaano ka-importante ang muog nung panahon nila? Ito ay nagsisilbing protection. Isa dito ang pwede nyo tingnan, no? Yung Great Wall of China. Napakalaki, napakahaba ng pader na ito na nagsilbing protection ng bayang iyon. Sabi po sa Proverbs 18 verse 10, "The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it and are safe." Sinabi din sa Romans 8:31, "If God is for us, who can be against us?" Kaya napakaganda sa kalooban na taglayin natin ang mga talatang ito. And brothers and sisters, let us walk by faith with confidence in our God. Ika nga, kapag ang paningin ay itinutuon natin sa ating Panginoong Yesus, nawawala ang takot. So when we focus on God, our fear disappears. Naalala niyo si Pedro nung nakapaglakad siya sa tubig. Nakatuon siya sa ating Panginoon Jesucristo. Subalit doon ang kanyang focus ay nawala sa Panginoon. Unti-unti siyang lumulubog. Tuloy po natin ang pag-aaral natin ng talata. Sabi sa verse 4, "One thing I ask from the Lord, this only do I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life." Kumbaga, sa survival kit na dapat natin taglayin sa pagharap ng krisis na ito ay number 1 ay ang pagtitiwala sa Diyos. Ano kaya ang pangalawa? Hindi pwedeng mawala ito, lalo na ngayon. Panahon upang makipagtagpo sa Diyos. Panahon o oras na ilalaan upang makipag-ugnay, makipagtagpo sa ating Panginoon. Isa sa takot na meron ngayon, kapag tinamaan ka ng COVID, sabi nila, walang makikiramay sa iyo pag ikay namatay o pag ikay na hospital, walang makakadalaw sa iyo. Isa sa mahirap na bagay ay magdusang mag-isa. Pero paano sa konteksto ni David nung siya ay nasa gera, di ba? Napakahirap na wala ka ng kakampi, ikaw ang hinahabol. Pero alam nyo, ang sabi ni David, "This one thing I seek, no, that I may dwell in your house forever." Kung tayo ang susulat siguro ng Psalms na ito, maaaring ganito magiging lyrics eh. "Lord, isang bagay lang ang ninanais ko, alisin mo ang problemang ito." No, ang ating unang hihilingin ay ano? Alisin ang problema. Pero alam nyo, ang sinabi ni David dito sa talata, "The one thing I seek is this, hindi mawala ang problema, but to dwell in your house." Ang hinahanap niya agad, presensya ng Panginoon. Subalit sa atin, mga typical na tao, maaaring hinahanap natin exemption o kaya solusyon sa problema. Kay David, sa mga ganitong uri ng mabibigat na krisis, ang una niyang hahanapin, presensya ng Diyos. Napakaganda. Ang unang hanapin, presence ni Lord. Ang pinaka-priority niya makasama ang presence ni Lord. Panatag si David bago dumating ang labanan because ang kanyang sikreto, meron siyang panahong makipag-ugnayan sa ating Panginoon. Alam niyo po, isa sa mga karaniwang pagkakamali ng maraming tao ay ang sumugod sa labanan ng hindi handa. Katulad po ngayon, nakikita sa mga buhay ng Pilipino, maraming hindi nakakapaghanda sa magigitong uri ng sitwasyon. Ang paghahanda o preparasyon ay mahalaga bago ang gera. So hindi tayo dapat nabibigla kung kailan nandyan na ang mabibigat na krisis. Marahil noon ang lagi natin kinakatwiran, no? Kung may panahon lang ako, kung may oras lang ako, magbabasa naman talaga ako ng Biblia. At ngayon natin makikita na ang dami nating oras. Hawak natin ang buong maghapon na nasa tahanan tayo, di tayo makalabas. Pero kung hindi pa rin tayo makapagbasa, ibig sabihin, hindi talaga oras ang problema. Yung desire natin makasama ang ating Panginoon. Dahil sa totoo lang, ang dami na nating oras. At kung talagang gusto mong magkaroon ng pakikipagtagpo sa Panginoon, pwedeng-pwede. Katulad din ni David, that God allows us to experience different situations to teach us about communion. Mapapansin natin na sa mga ganitong sitwasyon, pinapahintulutan ng ating Panginoon dahil may itinuturo siya
sa kanya mga anak. At isa na nga rito ay ang pagkakaroon ng communion sa ating Panginoon o pakikipagtagpo, pakikipag-ugnay. So napakahalaga na makita natin na isa ito sa paraan upang tawagin tayo ng Panginoon muli sa mas malalim na relasyon sa Kanya. Hindi mo maaring masabi na ang isang relasyon ay malalim kapag hindi dumaan sa isang pagsubok. Kailangan nating palaguin lalo at palakasin ang ating relasyon sa ating Panginoon. Communion, fellowship with God, doon ang isa sa sekreto kung bakit malakas si David. Pangalawang communion ay maaaring sabihin natin fellowship with the brethren. Dito rin tayo nakakaramdam ng pagiging isang pamilya at ito ay nagdudulot din ng malaking kalakasan sa atin para harapin natin ang mga krisis. So ang pananalangin should be a seeking after God Himself, not just after the answers. So ang pananalangin ay ang pagsaliksik, paghanap mismo sa presensya ng ating Panginoon, yung makapiling siya. Hindi dahil hinahanap natin yung sagot lang o yung ibibigay lang niya. So bagamat tayo ay naghahanap ng mga kasagutan sa ating mga panalangin, prayer involves more than just bringing our shopping list to God. Prayer ought to be a seeking after God. Si Lord ang mismong dapat nating hinahanap. Sa mga itong pagkakataon, isa sa dapat din natin makita that we have to focus on God's promises and not on our fears. Ika nga, no? We live not on explanations but by promises. Hindi man natin alam na detalyado ang mangyayari, subalit tayo ay nagtitiwala doon sa mga pangako ng ating Panginoon. Magandang balikan natin yung talata, verse 11, ang sabi doon, "Teach me your way, O Lord. Lead me in a straight path because of my oppressors." Kanina, ang survival kit natin ay dapat meron tayo ang pagtitiwala sa Diyos para magkaroon tayo ng kapanatagang harapin ng bukas. Pangalawa, meron tayong pakikipag-ugnayan palagi sa Diyos. Kailangan na kailangan natin yan. Pero pangatlo, maganda rin natin itong makita. No? May pagpapakumbaba sa Diyos. Nakita niyo po ba sinabi sa verse 11, "Teach me, lead me." Nagpapakorek siya sa ating Panginoon. Nandun yung pagtutuwid. Nandun yung sabihin natin pagbabalik loob. Nandun yung pagsisisi. Nandun yung pagnanais na turuan siya at pangunahan ng kanyang buhay. Sa buhay natin, sa mga nangyayari ngayon, mahalaga natin makita ito, na isa ito sa paraan ng pagtawag ng Diyos sa lahat ng tao. Isa rin ito sa paraan o pantawagin na tayo sa mas malalim na buhay panalangin at mas malalim na pagtitiwala sa ating Panginoon. Minsan maaaring tanong natin, bakit ito nangyayari sa amin? Maaaring ito na yung kinakatakutang mangyari ng ilan. Or maaaring, bakit ito pinapahintulot ng Panginoon? Hindi natin alam, but for sure, God is telling us something. God is telling us something. God is not confined in our limited time of existence. But yung kanyang purpose are eternal and not temporary. Alam natin, ang katapusan ng mundo ay nakalagay na sa Biblia kung ano mangyayari. In the end, babalik ng Panginoon, aayusin ang lahat ng ating Panginoon. Subalit, hindi madali habang tayo ay naghihintay pa. Tanggapin natin, sa mga itong pagkakataon ay nagtuturo ang ating Panginoon. Isang bagay din, maaring pagpapalo din ng ating Panginoon. So, isa sa magandang bagay na dapat natin makita ay ang sumuko at magbalik loob. Hindi naman tayo natatalo pag tayo ay sumusuko sa ating Panginoon. In fact, doon pa lamang tayo mananalo. Nakakatakot magtago ng magtago at tumakbo ng tumakbo. Ang mas magandang gawin natin ay sumuko tayo at magpasakop sa ating Panginoon. At pagkatapos noon, mawawala ang takot natin. Kaya nga sabi sa verse 13, "I remain confident of this, I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Wait for the Lord, be strong and take heart and wait for the Lord." Ang sabi niya, maghintay, maghintay, maghintay sa Panginoon. Isa sa mga bagay na mahirap gawin natin ngayon, maghintay. Naiinip tayo sa sagot, kailan ba matatapos ito? Kailan ba kami makakaraos? So, ang sabi dito, maghintay sa ating Panginoon. Maging panatag tayo
alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Alam din natin sa dulo, alam nating babalik ang ating Panginoon. That's why, sabi ni David, I am still confident of this. I will see the goodness of the Lord. Sa atin din, no? Panatag tayo na sa lahat ng ito, pag natapos na, makikita natin ang magandang layunin ng ating Panginoon. In fact, marami na tayong nare-realize ngayon na natututunan ng mga mahalagang bagay. Awit 27 verse 14, sa Panginoong Diyos tayo magtiwala, ating patatagin ang paniniwala, tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Hindi pa man din natin alam, but God has a plan. A plan that is better kaysa doon sa ating mga naiisip. So ito po ang sikreto ng pagharap sa bukas, pagharap sa mga bagay na maaring hindi tayo tiyak. Survival kit, ika nga. Magtiwala sa ating Panginoon. Magkaroon ng panahon palagi sa ating Panginoon at magkaroon ng pagpapakumbaba at pagpapatuwid sa ating Panginoon. Hindi natin sinasabing madali ang ating pinagdadaanan. Hindi natin sinasabing minamaliit yung mga hirap na pinagdaraanan natin. Subalit, kakayanin natin ito. Nagiging matatag tayo hindi dahil doon sa lakas na meron tayo, kundi doon sa lakas na nanggagaling sa ating Panginoon. Maganda rin nating isipin, matapos ang lahat ng ito, may virus man o wala, ang dulon, ang buhay ng tao ay babalik at babalik pa rin tayo sa alabok. Maganda rin nating idugtong sa ating pinag-aaralan ngayon, paano kung ang buhay ko ay matapos? Paano kung loobin ng Panginoon na ako'y kunin niya ng muli? Ako ba'y handang humarap sa Kanya? Kaya nga, balikan ko yung talata kanina sa 2 Corinthians 5, verse 7, ang sabi ni Pablo, namumuhay ako ayon sa pananalig sa Diyos, hindi sa mga bagay na nakikita, at malakas ang aking loob na iwan ang katawang ito. Nandun ba yung ating lakas na loob, katatagan, na kung sakali iwan natin ang buhay natin ito, ay may kapanatagan tayong makakapiling natin ang ating Panginoon. Paalala ang sinabi ng Hebreo 4:13, walang makapagtatago sa Diyos, ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin at sa kanya tayo magsusulit. Hebreo 9:27, at yamang itinakda sa mga tao ang mamatay ng minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. So, dapat din nating makita sa mga ganitong pagkakataon na maramdaman natin ang pangangailangan lalong higit sa ating Panginoon. Hindi lamang pangangailangan sa mga physical at mga pangangailangan sa ating mga pagkain o pinansyal, kundi pangangailangan maging ayos ang ating ugnayan sa Panginoon. Anong pangamba ang ating kinakaharap, lalo na sa mga susunod na araw? Maring na ito ay pangangailangan natin sa ating pamilya, kalusugan, o kaya ay pag-iingat, pero higit sa lahat, dapat nating makita, meron tayong pangangailangan espiritual at ito'y malaki ang ginagampanan niya sa ating buhay. Kaya dapat tayong patuloy na patatagin ang ating pagtitiwala sa pamamagitan din ng paglalaan ng panahon sa ating Panginoon. At lalo higit, kapag nalalaman natin kalooban ng Panginoon, nandun yung pagpapasakot natin o pagpapakumbaba. Kaya magandang pag-isipan, ako ba ay nagtitiwala sa ating Panginoon? Nakapaglalaan ba ako panahon para makapag-ugnay sa Diyos? Nagpapakumbaba ba ako? Nagbabalik loob sa Kanya? Mga kapatid, tayo po ay patuloy na manalangin at manawagan sa ating Panginoon. Isa po sa mga bagay na dapat nating ipanalangin ay ang kahabagan na nagmumula sa Diyos para sa ating bayan, na matapos na rin itong pakikipaglaban ng bayan natin sa COVID-19 na ito. Pangalawa na ipapanalangin po natin ay ang mga frontliners, yung mga medical personnels, yung mga police and military na humaharap sa mga checkpoint, at yung mga ilang pang mga empleyado na nagsisilbi doon sa mga basic needs. Nawa ingatan sila ng Panginoon at ilayo sa anumang mga haramdaman. Ipanalangin din po natin ang mga mahal natin sa buhay at mga tao na mabago ang puso at lalong maghigit magbalik loob sa ating Panginoon. Panalangin din po natin ang mga kababayan natin ay maging ma-cooperative, makipagtulungan sa pagbibigay solusyon dito sa ginagawa ng ating gobyerno. Marami pa rin po kasi mga Pilipino ang hindi nagpapasakot o hindi sumusunod sa mga alituntunin ng mga LGUs, ika nga. At panghuli ay ipanalangin po natin, ano ang nais
ituro sa aking personal ng Panginoon sa mga nangyayari ito. Ano ang personal nating reflection? Ano ang ating natututunan na sinasabi ng Panginoon mula sa mga sitwasyon na ito? Salamat pong muli sa Panginoon sa mga oras na inyong pakikinig at nawa ay nagkaroon tayo ng pagpapala ngayong gabi. Kaya mga kapatid, salamat pong muli sa inyong panonood. Tayo pong lahat ay manalangin sama-sama.